kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon. Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga apo mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang propeta sa Bible ay mga tao na nagsasalita sa pangalan ng Diyos. Sila'y tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Pero sa Bible, ang mga prophets ay palaging inuusig. Pinatatahimik sila ng mga tao. Bakit kaya? Kasi ayaw ng mga tao na makinig sa sinasabi ng Diyos. Gusto nilang gawin ang ibig nila, kaya pinatatahimik nila ang mga prophets. Ito ay naranasan ni Propeta Jeremias. Kahit na ang mga akala niyang kaibigan niya ay laban sa kanya. Minamanman na nila ang mga hakbang niya. Nag-aantay lang na magkamali siya upang maidahilan na ligpitin siya. Kahit na ang mga prophets ay inuusig at pinapatahimik, patuloy pa rin silang nagsasalita. Natatakot din sila sa mga kaaway, pero mas natatakot sila sa Diyos. Ang takot nila sa Diyos ay may kasabay na tiwala. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Ipagtatanggol sila ng Panginoon. Inililigtas ng Diyos ang mga api sa kamay ng mga masasama. Takot sa Diyos at tiwala sa Kanya ay ang dahilan ng pagtsatsaga ni Jeremias. Kaya pinauubayan na lang niya ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos. Tayong mga binyagan ay nakiisa sa buhay ni Jesus. Dahil dito, tayo rin ay nakikiisa sa kanyang misyon. Ano ba si Jesus? Si Jesus ay ang Kristo. Siya ang itinalaga na maging hari, pari at propeta. Ang lahat ng binyagan ay may misyon din na maging propeta. Magpahayag tayo ng mensahe ng Diyos. Ipaabot natin sa iba ang gusto ng Diyos kahit na ito'y hindi pakikinggan ng mga tao. Kaya bilang mga Kristiyano, aasa din tayo na kokontrahin tayo kung ang paninindigan natin ay maka-Diyos. Kapag tayo'y nagsasalita ng katotohanan,
ang mga nagpapalaganap ng kasinungalingan ay magagalit sa atin. Kapag tayo'y naninindigan para sa buhay, tulad ng buhay ng mga sanggol sa tiyan ng kanilang mga nanay, magagalit ang nagpropromote ng abortion. Kapag pinagtatanggol natin ang karapatan ng mga tao, ang nang-aabuso na makapangyarihan ay lalaban sa atin. Asahan natin ito. Nangyari ito kay Jeremias at sa mga propeta, at nangyari din ito kay Jesus mismo. Hindi mawawala ang krus sa buhay ng mga tapat na Kristiyano. Kasi ang sinusundan natin ay isang ipinako sa krus. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.